Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Isa na naman pong 7 days na natapos sa isang linggo ng productivity. Kung nasaan man po tayo sa mundo, nasa abroad po tayo o nasa Pilipinas man po tayo, ay dalangin po natin na maayos po ang ating kalagayan. At syempre, dahil po sa nangyayari sa ating ngayon na pandemic, ay atin pong panalangin na maayos po ang kalagayan ng bawat isa at malusog, healthy at physically fit po tayo at malayo po tayo sa anumang sakit kagaya po ng COVID-19. At ngayong gabi ay isa na naman po tayong episode. So every Saturday po tayo na nagla-live para po atin pong i-entertain, atin pong i-accommodate ang mga questions po natin sa real estate. Pwede po kayong mag-message sa atin pong live. Live po tayo ngayon sa YouTube at sa atin pong Facebook. So live po tayo at pwede po kayong magtanong. At iba-iba po ang ating pwedeng itanong. Pwedeng hindi po real estate, pwedeng kung ano man pong topic na gusto nyo pong i-discuss. Pero basically real estate po ang ating pag-uusapan, di ba? So yan. Pero pwede po kayong magtanong ng ibang topic din. So kung kayo po may mga comment, gusto nyo pong magpa-shout out or gusto nyo lamang pong mag-message sa atin pong live ngayon, so pwede po kayong mag-comment. At bago po yan, mag-a-announce lamang po ako regarding po sa aming pong mga upcoming project. Alam naman po siguro ng karamihan dito na sinusundan po tayo sa atin pong channel at sa atin pong mga video na ang atin pong mga project concentration ay sa mga low-cost housing. At dahil marami pong demand sa low-cost housing, kaya doon po tayo nag-concentrate. At syempre, tayo po ang pinaka niche natin, ay pinaka-timpla kasi natin ay pangmasa. So pangmasa din tayo the way we communicate, paano tayo mag-communicate. So pangmasa po talaga ang atin pong kumbaga normal po sa atin dahil pangmasa po tayo bilang isang broker. At i-share ko po sa inyo yung mga upcoming projects po ng Apex Homes, isang affordable housing po na developer, yung mga project po na upcoming at maglo-launch po na project. At kung kayo po ay meron po kayong mga kakilala o di kaya interested po kayo sa mga nasabing lugar, pwede po kayong mag-message at magpa-waitlist. Note po, ito po ay mga soon to open pa lamang. Hindi pa po talaga totally na nagbebenta ng project na ito. At i-share ko po sa inyo, ito po, magkakaroon po kami sa Baliwag, Bulacan. Ayan, mga duplex with carport provision. Ito po yung sa may Barangay Hinukay, Baliwag, Bulacan. Mga 812 units po ang meron tayo dyan. And then meron din po sa Tanawan, Batangas. Kung kayo po ay taga Batangas, 1,695. Townhouse po yan pero may carport provision. Mas malaki po yung lote niya. And then meron din po tayo sa General Trias, Cavite. Pero kukunti lamang, 224 units. And then meron din po kami sa Capas, Tarlac. Later on, mag-expand po kami ng Phase 3, 1,000 unit. Magkakaroon din po sa Hermosa, Bataan. So kung kayo po ay may mga kamag-anak sa Bataan, o kaya interesado kayo sa Bataan o baka gusto nyong mag-ahente at qualified naman kayong mag-ahente, pwede po kayo na mag-ahente, maging mag-co-work po tayo, mag-work together po tayo para dyan. And then sa Batangas, meron po Santo Tomas. And then magkakaroon din po kami sa may Malolos, Bulacan. Yan, later on po yan, 1,000 plus unit. And then sa Magalang, Pampanga, magkakaroon din po dyan sa Magalang, Pampanga. So ito, announcement lamang po ito, hindi pa po talaga tayo nagbebenta dito, pero soon po ito. And then magkakaroon po San Pablo, Laguna, 600 units, 632. And then Candelaria, Quezon, baka kayo po ay may kakilala sa Quezon. Kung kayo po ay taga Candelaria, Quezon or malapit sa Quezon, magkakaroon po kami dyan ng project, socialized townhouse. Ang estimated po mga 4,000 units, marami-rami din po yan. And then magkakaroon po tayo sa Teresa, Rizal, ng project at dyan po sa may Barangay Pantay, Dalig. So 827 units. And then expansion lang ng aming mga ibang existing project na. Tapos meron, ayan,
Bulacan, Santa Maria Bulacan, and then yung sa San Rafael magkakaroon na po ng phase 2 at phase 3. And then sa Santa Rosa Laguna po sa Barangay Dila, yan. So yan po yung ating mga yan po yung aming mga upcoming projects at kung kayo po ay malapit po diyan sa mga area na nabanggit, first time po magkakaroon ng project ng APEC Homes sa Bataan, sa Hermosa Bataan. And then ano ba yung first time doon? Yung sa may Candelaria, Quezon. Ayan. Kung kayo ay at least 2 years na college, pwede na po kayong mag-ahente. Either part-time or full-time. Pwede po nating pag-usapan. Kung nandyan po kayo sa nabanggit na location, malaki po yung opportunity kasi magtutulong tayo sa marketing. Pwedeng taga-assist lamang kayo ng client. Diba? And then kami yung taga-market dito sa Metro Manila or sa Central Luzon area na location namin. So, pwede pong ganyan. So, yan. Yan po yung upcoming projects. And then, ano bang ating agenda for today? Okay. So, mag-ano tayo? Si Proylan. Magandang gabi, Proylan. Si Proylan, nasa Hong Kong. Isa rin sa mga part-time agents natin. Tapos, hello po, Sir Ralph. Zenkix TV, ayan kay Sir Relisi, subscribe na kayo diyan kay ano, sa kay Zenkix TV. And then si Ate Jane Dado, gandang gabi. And then Save the World, ano po gamit yung na camera sa live, sir? Ang linaw po, ano lang po, webcam, webcam po. Pwede kayong bumili ng webcam para yung mga siguro mga 1080p na webcam, pwede po 'yon. Tapos lightings. Maglagay po kayo ng lightings para mas malinaw. Yan po. And then, ano ba dito? Cora Kaintoy. Ask ko lang, sir, pwede po ba magpalipat ng reservation? Kasi may nakita po kami mas malapit. Pareho naman silang ng developer APEC din po. Salamat, sir, sa sagot. O pwede po. May transfer fee lang po yan. Pagka po from one subdivision to another subdivision, meron pong transfer fee na 5,000. And then, ang masusunod na po doon ay yung mismong presyo ng bagong pagtatransferan ninyo. Hindi na po yung old price, ma'am, ha. Ang magiging presyo na po niyan kung saan po kayo magtatransfer, eh yun na po yung magiging presyo. At possible na mag-adjust kayo ng down payment or mas malaki na ang monthly, tignan nyo din po kung magkano yung magiging adjustment. May transfer fee po na 5,000. Sir Jerry Parinas, more power to you, sir. Okay, magandang gabi. Sir Jerry, magandang gabi po sa inyo. And then, Sir Ronnie Adswara, good evening, Sir Ralph. Ingat po lagi, God bless. Watching po from Macau. Magandang gabi, sir. Ingat po tayo. Palagi. At least dyan sa China, mukhang kukunti na po ang cases ng COVID dyan. Si Ma'am Beverlyn Ligtag, isa po sa mga client din natin. Magandang gabi po dyan, sir, from Israel. Magandang gabi sa inyo, Ma'am Berlin. Ayan. And then, ano ba to? Positive comment ba to? Ayatina, pogi ni sir. Okay. Hindi naman, ma'am. Okay. Tapos, si Sir Relly, na-acknowledge na po ng APEC yung payment ko. Salamat po sa assistant. Okay, sir. Ganun lang, sir, ang sistema natin. Pagka po kayo ay may payment, confirmation lamang po doon sa verify sa email, tapos doon sa AMG. Ganun, sir, ang gagawin po ninyo. So kung kayo po ay may mga comment o katanungan o may gusto kayong i-share, pwede po kayong mag-comment po dito. Pero habang wala po, siguro mag-discuss muna tayo. Dito ba ang atin bang mga audience ay karamihan po ba ay mga buyers, mga home buyers, mga ahente or iba-ibang klase? Okay. Para pwede tayong maglagay ng mga iba-ibang topic. Pero anyway, discuss ko lang din para sa iba. Baka hindi po sila aware pagdating po sa real estate. So, overview po ng real estate. Ang sa real estate po, kung titingnan po natin, ang real estate developer, sila po yung may-ari ng property, and then sila po yung gumagawa ng project. And then syempre, para mabili ang property at makita ng buyer,
Eh dyan po pumapasok ang mga real estate professional, ang real estate broker at kasama ang kanyang mga real estate agents. And dito tinatawag ang real estate broker, so pag nagtayo yan ng sarili niyang team, nagbuo yan ng sarili niyang team, eh pwede siyang mag-accredit up to 20 agents na qualified na ahente. At ang isang ahente ay at least 2 years college, pwede nang mag-ahente. So syempre kami yung tagahanap ng mga buyers at dadali namin yan sa project ng developer. So ang relationship namin sa isang real estate developer ay hindi po kami empleyado but rather as business partners. So we earn by commission, through commission ng aming nabenta. At syempre, hindi naman yan bibigyan ka ng developer agad ng commission mo, di ba? So staggered din yan, installment din yan, depende na sa nabayad ng buyer hanggang sa ma-loan take out at ma-approve yung loan ni buyer. So ganyan ang relationship ng real estate pagdating sa pagbebenta ng property. Ito ang sinasabi ko dito sa mga project selling na real estate developer, sa mga bagong subdivision development. Sa case ng mga lumang property ay ganun din. May ahente, may real estate broker. So medyo iba lang konti yung proseso ng pag-avail, di ba? So mas hands-on si developer pagdating po sa mga private or old properties kasi siya mismo yung maglilipat ng title, mag-aasikaso sa munisipyo, etc., etc. So ganyan po ang relationship. Ngayon, ano naman ang relationship ng broker at real estate agent? So prior to 2016, any 4-year course graduate, any 4-year course graduate ay pwedeng mag-review para sa real estate broker exam. At after mo makakuha ng CPD units, I think 45 units yata yun o 60 units kung tama ang memory ko, eh, pwede ka nang mag-board exam para sa real estate broker. At pag pumasa ka, isa ka ng licensed real estate broker gaya ng ibang real estate profession. So sa after 2016 na bago po ang policy ng PRC, kailangan graduate ka na ng real estate management. Meaning, mag-enroll ka ulit ng kurso na real estate management para makapag-take ka ng PRC board exam para sa real estate broker. At note, ang isang real estate broker ay pwede pong mag-accredit hanggang 20 maximum real estate agents sa PRC at HLURD o yung tinatawag po natin ngayon na DHSHUD, yung Department of Human Settlement and Housing Development, something po na ganon. Yan po yung talagang legit na ahente. Yan po yung mga legit na ahente. And then pag real estate agent, wala pong board exam, kailangan lang at least 2 years college graduate ka o 2 years college na tapos ka with 72 units in college. And kailangan mo mag-secure ng 12 unit CPD seminar. Ito yung dati pero binabaan na ngayon ni PRC, I think mga 8 units na lang. So pang one day na seminar na lang. And then, syempre ang real estate agent, naka-under yan sa isang licensed real estate broker. So yan ang legal real estate practitioners, real estate broker, real estate agents. Yan yung taga-benta ng mga property. Pero in reality po, sa Pilipinas kasi, ay marami po tayong mga hindi pa registered. So either nagte-training o di kaya medyo matagal na pero hindi talaga nagpapalisensya or hindi rin nililisensya ng kanyang real estate broker. And then, ang real estate broker, pwede siyang magtayo ng sarili niyang realty. At ang realty, minimum one broker, pwede siyang mag-co-work with other brokers. So ang isang realty ay group ng either solo broker or maraming brokers at marami rin silang mga ahente. Kaya nakikita po natin pag nagre-reserve po tayo, kaya po ang nakikita natin pag nagre-reserve po tayo ay ano ba, may pangalan po ang realty, meron po silang team leader doon at meron pong real estate agent. Kasi ganun po yung parang ranking pagdating po sa real estate, may ahente, may team leader or yung sales manager o sales director, and then yung broker realty. So kaya kung mapapansin nyo po pag nag-reserve kayo sa mga reservation agreement, nakalagay po yung ahente o yung team leader at yung pong real estate broker. Ang developer po, ang kausap niya po dyan, syempre yung mga realty, yung mga real estate broker. At ang relationship ng ahente ay dun po sa broker. So ang ahente ay nag-a-act in behalf po ng kanyang broker or realty. So ganyan po ang relationship ng ahente. At syempre sa Pilipinas nga, gaya ng sabi ko kanina, marami talagang hindi registered. At ini-encourage po ng PRC at yung mga group. Kagaya namin, kami ng wife ko ay member po kami ng RIBAP Bulacan.
So Real Estate Brokers Association of the Philippines, Bulacan Chapter. So ini-encourage po namin even po yung mga aming mga bagong ahente na tinitrain na ma-register po sila sa PRC. Kaya po pag halimbawa nag-join kayo bilang isang real estate agent, ay tinatanong ko po yan kung naka 2 years college ka ba? So something na ganyan. Kasi yun po yung minimum requirements ng PRC at HLURD. So ganyan po. And then, kung titignan natin, ito, i-discuss ko pa rin in relation po dito. Ayan, so kung ito yung real estate developer, ang taga-benta po ng real estate developer ay iba, meron pong in-house network, meron pong broker's network. Pag sinabi pong in-house network, may mga developer po na bukod po sa mga freelance na broker o mga realty, ay meron silang ini-employ na mga real estate agents. Sila yung palagi lang dun sa site, palagi sa manning, ganyan. Hindi sila pwedeng magbenta ng ibang property bukod dun sa developer na yon. Sila yung palaging nandun mismo sa site na yon. So, and then meron namang mga developer din na may broker's network. So ito, yung mga freelance, pwede kang magbenta halimbawa ng Apex Homes, pwede kang magbenta ng Camellia Homes, pwede kang magbenta ng iba-ibang developer. Yun po yung tinatawag na broker's network. Ang in-house, hindi po yan pwedeng magbenta ng ibang developer kasi dedicated lamang sila dun sa developer na iyon. So yun po yung kaibahan. At commission-based po ito, broker's network, at yung in-house network, commission-based, mas maliit po ang commission. Tapos meron po silang allowance at may mga quota. So ganyan po ang relationship. At ngayon, siyempre, ang pinag-uusapan po natin dito ay pagdating po sa mga housing development. Hindi po ito yung mga lumang property o mga private property kasi ang tawag na po doon ay brokerage. So iba po yun. Ang brokerage, meron po yung buyer side, mayroong seller side, mayroong broker ng buyer side, may broker ng seller side. So halimbawa may binibentang isang property, so mag-uusap po sila doon. Meron silang mga tinatawag na mga kailangan kung ikaw magbebenta ka, exclusively ng property halimbawa ng isang mayaman na tao, so hihingi ka ng authority to sell the property o authority to find a buyer. So ganun po yon. And then nakalagay po doon yung commission mo pagka nakahanap ka ng buyer at na-close, ganyan-ganyan. And then kung sino yung magta-transfer ng title ng property, so doon yung may mga deed of sale, may mga contract to sell, ano yung mga kailangan na pagdadaanan like sa BIR, sa munisipyo, and then hanggang sa registry of deeds. So totally different. Unlike pagka nasa mga subdivision development ka na meron ng particular department ang isang developer na nag-aasikaso lahat ng mga papers noong buyer para i-process yung housing loan either kay Pag-ibig or sa bangko. So ganun po ang kalakaran po sa real estate. Ito na babanggit ko lang din para aware din po kayo na ganun pala, bakit may ahente pa? Bakit yung iba nakalagay sales manager? Yung iba sales director? O yung iba property consultant ang nakalagay, di ba? So at the end of the day, yung mga ganun ay real estate agents din po yon. At ang pinaka broker po, yung sa realty company, ay yung broker mismo, di ba? So ganyan po. At kung siyempre, kung malaki na talaga yung realty, may mga head broker pa po yan, and then broker group, di ba? Iba-ibang broker group, ganyan. So iba-iba po yung ganyang sa kalakaran po sa real estate. So okay po, yan po sa selling ha. At malawak po ang real estate. May commercial real estate, di ba? Kami sa house and lot, tapos nakakonsentrate kami sa locos. Meron naman mga condo, o di ba? Sa condo, merong medyo affordable na condos, merong mga medium, may high-end. Ganoon din sa house and lot, may locos, may medium, may high-end. And then, merong din nagko-concentrate ng mga private properties, mga farmlands, mga, yung iba, mga ano pa, mga islands. So, iba-iba po. And then, pag commercial properties, yung mga office for rent. So, malawak po ang real estate, di ba? At isa lang po na form of earning ang pagiging real estate broker at real estate agent. So, we earn by commission. At yung iba naman, syempre, kung ikaw ay, kumbaga, pag isa-summarize ko yan, ang pagkita kasi sa real estate, capital intensive at yung true commission based, di ba? Pag capital intensive, pwedeng nagba-buy and sell ka, di ba? So you buy a property and then iayusin mo and then ipiplip mo. Sabi nga, binili mo siya ng let's say 700,000 lumang property and then inayos mo and then binenta mo ng 1.5 or 2 million, yun. Investor ka na nagba-buy and sell ka. So bumili ka ng mababang property, maybe foreclose
O di kaya ito ay lumang property o from a distressed owner. Pag sinabing distressed owner, kailangan niya na talagang ibenta yung property niya, dinispose niya kahit palugi, and then binili mo and then binenta mo. So nagba-buy and sell ka ng property. O pwede namang buy and rent, di ba? Bumili ka ng lumang property o bumili ka ng pre-selling ng property, di ba? And then nung okay na, pinarenta mo yung property, di ba? So kung buy and sell, pwede rin buy and rent. Pwede rin naman na build and sell. Meron din pong ganun, build and sell. Ano ba yung build and sell? Bumili ka ng lupa, pinatayuan mo, and then pinatayuan mo ng bahay, and then later on, binenta mo. So you build and sell. Pwede rin namang you build and then rent. Pwede rin ganun, build and rent. So bumili ka ng property, pinatayuan mo, bumili ka ng lupa, pinatayuan mo ng property, build, alam mo, building or commercial area yan, and then pinaupahan mo yung property na pinagawa mo. And then yung last, yung nagbebenta ka ng property ng iba, which is ito na yung sa real estate. Real estate selling, di ba? Eh, kung papansin mo yung buy and sell, o yung buy and rent, o yung build and sell, build and rent, kailangan mo ng capital doon. So, pero sa atin, kung tayo ay nagsisell in behalf of the seller, o kung sa developer ito, o kung sa private seller man ito, we earn through commission. So ang puhunan natin ay yung ating knowledge at skills sa paghahanap ng mga kliyente, and then we earn by that. Kung makahanap tayo ng kliyente, and then matulungan nating magkabahay, maproseso ang loan, and then we earn commission. And sometimes may mga pa-incentive ang developer, iba-ibang incentive pag nakakota ka o nakahit ka ng ganito. So that's what we earn sa how we earn sa real estate by selling. Pero syempre later on kung tayo ay nasa level na meron tayong mga cash, 'di ba, or capital, pwede tayong mag-build and sell, pwede tayong mag-build and rent, 'di ba? Pwede tayong mag-buy and sell or buy and rent. So pwedeng ganun later on ang ating maging level up pa na business. At sa mga iba na may capital o meron silang mga cash, ay pwede rin ganun yung inyong maging strategy. Sa iba nga, syempre, kung malalakas ang loob, di ba, inuutang nila yung property, nilo-loan din nila, bank or pag-ibig, at pwedeng gawin nila rin na paupahan nila later on. Or, pag nag-increase na yung value ng property, ay ibebenta nila later on. So, ano ba yung pwede mong kitain pag sa ikaw ay nag-i-invest ng property, di ba? Dalawang klase pag property. Either capital gains, or cash flow. So ano bang ibig sabihin ng capital gains? Ang capital gains, hindi lang po ito sa property. Kung hindi pa, pwede rin ito sa mga stocks, di ba? So ibig sabihin capital gains, tumaas yung presyo ng particular product. O kung sa real estate, yung property. Kung binili mo halimbawa ng 1 million and then later on, after 5 years, naging 1.5 million. So nag-increase yung presyo ng property ng 500,000. So meron kang capital gains. Ngayon, ano yung isa mong pwedeng kitain? Eh, cash flow. So halimbawa, bumili ka ng property na 1 million and then pinapaupahan mo siya 5K monthly. Edi kumikita ka monthly ng cash flow o yung rentals, rental income mo doon. At sa case ng mga naglo-loan ng property, 'di ba, kung niloan nila 'yon, kung let's say halimbawa ang amortization nilang binabayaran sa loan ay 4K monthly, pero kaya nilang paupahan ng 6K monthly, nakaka-generate sila ng net cash flow na 2K para dun sa property. At ganoon naman yung strategy ng iba, 'di ba, na nagsisimula, so ganyan po. So ganyan po ang pagkita sa real estate. So ito na share ko lang din para may idea din po ang iba, at hindi ko rin naman alam kung sino po yung ating mga audiences. Baka mamaya meron dito yung nagbabalak na mag-invest, 'di ba? O nagbabalak na mag-ahente. So kaya na-share ko din po itong perspective na to ng real estate. So anyway, tignan po natin yung mga comments. Baka po may nag-comments. At na-discuss ko lang kasi wala na akong mabasa kanina na nagtatanong. Kaya po tayo ay... Okay, ayan. Kaya po tayo ay nag-share. So magbabasa lang po ako ng comment. Ron Cortez, good evening Sir Ralph. Magandang gabi, Ron. Isa rin to sa ating... mga bagong ahente, isang civil engineer, ayan si Ron. Ayan, masigasig yan si Ron. Very coachable. Lin Aitran, good eve po. Magandang gabi. Kumusta po ang Sonoma Phase 2? Ano po ang progress? Ay, matagal-tagal pa yan, Sir Relly. Gaya po nang nasabi ko sa inyo, mga 4 years po yan.
So mag-schedule pa lang po 'yan ng land development, sir. Ayan, sir. So in 2 to 3 years time 'yan, sir. Makikita nyo na po na meron na po diyang mga nakatayong bahay. So ganun po. Mabilis na naman yung paggawa ng bahay. Ang matagal lang po yung land development, paglagay ng mga tawag dito, underground drainage system. Ayan po yung mga medyo matagal. Miss Marites Brock, nagbabalak bumili ng bahay. Kung kayo po ay nagbabalak bumili ng bahay, ma'am, ano, saan nyo po ba target na bumili ng property? Pwede po kayong mag-message. Bulacan, Pampanga, Tarlac, meron po tayo. At meron po tayong upcoming sa iba-ibang area. Gaya po nung nasabi ko kanina sa simula po ng video, magkakaroon po kami sa Bataan at sa Quezon. Ayan po. Timberly Tagaw Miguel, good evening kuya, pa-shoutout. O pa-shoutout daw po sa sister ko. Magandang gabi, sis. Ayan. Si Kuya James D, good evening po, Sir Ralph. Magandang gabi, Kuya James. Okay, meeting natin bukas. Linlin, Aitran, Sir Ralph, kailan po ba si buyer magse-seminar sa pag-ibig? Posible pa rin po kaya ngayon ang housing loan seminar face-to-face? Ayan po ang hindi ko po sigurado. Baka po online na kasi reservation ngayon ay online na. Interview po ngayon ay online na. Baka po online na rin, pati po seminar. Ayan. Yan po, the moment po kasi na ano yan, nagsimula na mag-CI, po pwede na pong mag-seminar. In-schedule po yan ng developer. Yun po. Yun po yung ating sistema. Not sure po kung baka ano na po yan. Online na rin. Baka virtual seminar na rin po ang gagawin nila. Zoom. Baka Zoom meeting na rin po ang mangyayari. So, wala pa po tayong update regarding po dyan. Si Miss Rus, good evening sir. Magandang gabi, Miss Rus. Noel Aljano, magandang gabi Noel. Isa rin sa ating mga bagong ahente na tinetrain. Ayan, si Noel. Techie, isang techie guy. Brian Proyalde, good evening Sir Ralph, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, Sir Brian. Ayan, kung kayo po ay may mga comment, pwede po kayong mag-comment, pwede po kayong magtanong sa atin pong live video at habang wala nagtatanong ay tayo po ay mag-share ng ating pong pwedeng i-share. Nagdi-discuss po tayo. Okay? Anyway, para po sa kaalaman ng iba, ito po basic, basic lang. I-explain ko po sa inyo, hindi ko lang to na-update kasi meron pa po ditong ibang anggulo na titingnan rin. So ito yung luma, so magre-reserve ka. Ito yung house availment process through pag-ibig. Halimbawa, nag-reserve ka ng unit sa developer. Again guys, ha, lilinawin ko lang, magkaiba kasi yung proseso ng pag-avail pag sa mga developer at pag sa mga private property. So anyway, ito po sa mga developer ang ating pong i-discuss. Ito yung dati, halimbawa, nag-reserve ka, mamimili ka. Siyempre, magti-tripping ka, di ba? Pag okay na sa'yo, mamimili ka ng unit, pwede kang mag-reserve sa site, office, o di kaya sa kanila pong main office. Then, pagkapili mo ng unit, merong computation sheet doon. Depende sa napili mo, so ipiprepare yun ng ahente. And then, may dala-dala ka dapat na requirements at reservation fee. Yan yung dati, okay? Then, initial requirements, pag locally employed ka, latest 1 month payslip, 2 valid IDs, proof of billing address or barangay clearance, even hindi nakapangalan sa inyo kasi normal naman na hindi nakapangalan sa atin kung tayo ay nagre-renta. And then pag tayo ay OFW, kailangan ng copy ng job contract. Ang job contract hindi po dapat expired, valid po dapat. Ngayon sa pagkakataon po na expired, tapos tuloy-tuloy ka dyan, eh magre-request ka po ng salary certificate or certificate of employment with compensation sa iyong employer. Kung wala po kayong, kung expired na ang kontrata ninyo or sa iba, kung continuous po yung kontrata nila. And then passport, government IDs, proof of billing, so ganyan po. And then susunod na po dyan yung pagbabayad po ng down payment. Nakadepende po ang pagbabayad ng down payment kung pre-selling po ang nakuha ninyo o di kaya po RFO. Sa pre-selling, meron po tayong mahabang term. Yung iba may 38 months pa, yung iba meron pa pong mga 36 months, yung iba meron pang mga 24 months. Diba? 18 months. Pag ongoing, 18 months. Pag mga ready for occupancy, nakatayo na yung bahay, usually 12 months or 8 months lamang. And then, submission yan ng mga requirements, yung iba pang
requirements para makita at ma-check ng developer kung talaga makukomply mo ang lahat ng requirements. And then pagtapos na yung down payment mo, magre-renew ka ngayon ng mga requirements. Mag-a-update ka ng mga requirements. And then tatawagan ka sa office para sa signing ng pag-ibig loan documents. Note ito, hindi po ito automatic yung processing time ng pag-ibig. Tinitignan po pa po dyan kung meron bang mga power facilities, water facilities, may linya na ba ng kuryente, linya ng tubig, tapos yung documentation ba, halimbawa sa mga kakailanganin sa titulo ay kumpleto na. So hindi lamang po fully paid yung down, hindi lamang po 100% na nakatayo na yung bahay. Meron pa pong mga hinihintay. So yan po yung waiting period natin pag tayo po ay nag-avail ng property. And then meron pong tinatawag na CI, 1 to 2 months at usually 3 to 6 months processing po ng pag-ibig. Ito po ba't ang tagal kumpara sa mga individual filing? Ito kasi batch processing po kasi ang developer. So pwedeng mapaaga, pwedeng umabot po ng ganyan. And then pag okay na sa Apex Homes po, sample ko lang po Apex Homes, meron tayong tinatawag na move-in stage. So pag nag-move-in stage ka, halimbawa ang example ko Apex Homes, kailangan mag-first payment ka ng monthly amortization mo, magbabayad ka rin ng move-in fees, and then dati ang old policy, merong preparation ng post-dated checks, pero ngayon wala na po iyan, diretso na kayong bayad kay pag-ibig. Ngayon pag okay na to, first amortization at move-in fees, pwede na kayong magpa-schedule ng funds listing. Ang tinatawag po na funds listing ay ito po yung checking of unit kung meron pong mga sira o kailangan gawin doon sa inyong unit. So kung merong mga sira, huwag niyo pong tatanggapin yung susi hanggat hindi po nila nire-repair kung ano man po yung mga sira. So applicable ito kahit hindi po sa Apex Homes, kahit po sa ibang developer. And then, syempre karamihan po kasi ng low-cost housing o majority or all ay bare type unit po ang turnover. Kaya ipaparenovate nyo pa po ang unit ninyo. So kung ipaparenovate po ninyo, magsesend po kayo ng house design, layout, and then may construction bond po yan na tinatawag. Yung construction bond, ito po yung security. Pagdating po sa property, baka may masira po yung manggagawa po ninyo, yun po yung ibabawas. So depende po ang construction bond sa mga developer. At sa APEC, may policy po sila, pwede kang mag-minor renovation yung interior. Kung naka 3 months ka ng monthly kay pag-ibig, pwede rin naman kung major renovation, kung naka 6 months ka ng monthly kay pag-ibig. So yan po yung ating basic pagdating po sa pag-avail ng property. So hindi po yan karakadaka. So meron po yung sequence na sinusunod. Kaya po sinasabi po natin, based experience, kung pre-selling status po yan at bagong launch ang project, pwede pong tumagal ng 3 to 4 years. Pwede pong ganun. So makikita mo po yan kung halimbawa ang down payment ay 24 months, mag-allowance ka po ng 1 year dyan. So kaya po yan 2 years to 2 to 3 years ang pwedeng mangyari. Kumbaga, kung ano po yung down payment terms, mag-allowance ka po ng 1 year. Para yun po yung pinaka-expectation mo hanggang sa ma-approve ka kay pag-ibig. So kung 36 months or 38 months, mag-allowance ka ng 1 year, kaya pwedeng umabot po ng 4 years. Especially po dun sa mga bagong loans na project. So ganyan po ang simple po na processing. O yung proseso mula po sa nag-reserve kayo, hanggang sa makalipat po kayo doon sa bahay na in-avail po ninyo. Okay, so basa ulit tayo after sharing. Kaya dapat pala maghanda ako ng mga pwedeng i-share habang walang mga nagko-comment o pag natapos ko nang basahin yung mga komento. Alan Chu, ilang beses po pwede mag-avail ng housing loan sa pag-ibig? Depende po sa capacity po ninyo. Pwedeng multi-housing loan. So depende po sa salary ninyo. So let's say ang in-avail nyong unang housing loan ay ang required salary ay 25,000. Eh kung 30,000 ang sweldo ninyo, ang capacity na lang ninyo ay 5,000. So 30 less yung required salary doon sa in-loan mo na 25, edi 5K na lang. Alanganin ka na for second housing loan, di ba? Kung malaki naman yung sweldo, let's say 60, and then ang una mong housing loan ay 25,000 ang nasakop, hindi meron ka pang 35,000 na capacity na umutang. So ganun po iyon. So hindi po sa ilang beses kung hindi kaya pa ba ng iyong salary. Kaya pa ba ng capacity mo na mag-avail ng additional housing loan. So yan po, Sir Alan, ang ating kasagutan sa inyo pong
katanungan. Geraldine Emalada Maghanoy, hello po, magandang gabi. Magandang gabi sa inyo, Miss Geraldine. Si Cora Kaintoy, hello po sir, magandang gabi sa iyo, Miss Cora. Ito, palaging may nagtatanong ng ganito. Crystal Ann Taile Polite, Paulite. Good evening po Sir Ralph, ask ko lang po yung sa pasalo. Kung katatapos lang po bayaran ang equity at di pa po napasok sa pag-ibig, posible po ba sa IPEC na ipasalo sa new buyer na i-under yung loan kahit hindi po kamag-anak? Posible po, 50,000 po ang transfer fee. Basta po qualified yung bagong buyer at nasa equity pa lamang siya at hindi pa po pino-forward sa pag-ibig, 50,000 po transfer fee pagdating po sa IPEC Homes pag hindi nyo po kamag-anak. Pwede po yun, i-transfer po. Hindi pa siya literally yung pasalo. Ang pasalo kasi usually yun yung naka-loan na, yan, saka ipapasalo. Yan po kasi transfer lang. Kasi equity period pala naman siya. Yun nga lang po, medyo malaki ang transfer fee. 50,000. Okay po. Pero pagka mag-anak po ninyo, immediate family ha, hindi po yung second cousin, hindi po yung first cousin o third cousin. Kailangan parents, anak, o kapatid, yun lamang po ang pwedeng pag-transferan. Kung ano po yung reservation fee, yun po yung transfer fee. Pero kung hindi po ka mag-anak, o medyo malayong ka mag-anak, 50,000 po ang transfer fee. Vincent Juan, nagagamit po ba ang life insurance para sa mortgage? May insurance po ang mortgage. Ang tawag po doon ay mortgage redemption insurance. So ang mortgage redemption insurance, pagka po si principal buyer ay sumakabilang buhay at hindi pa po bayad yung property, eh masasakop po yun ng insurance. Kaya kung papansinin nyo po, pag nag-avail po tayo ng bahay, pagka po may edad na po tayo, mas maiksi na lang po yung loan term na pwede po sa atin. Parang pagkuha din ng life insurance, na pag may edad ka na, eh mas maliit na lang, yung mas malaki yung iyong babayaran na monthly sa insurance at mas lesser na yung iyong makukuha na proceeds, di ba? Parang ganyan din po sa ano, sa property. Mortgage redemption insurance po ang tawag doon, at fire insurance. Automatic po 'yan, nire-require po 'yan ng pag-ibig o di kaya ng bangko, kasi syempre sila yung babayaran ng insurance pagka po ganun ang nangyari sa buyer. Ramil Vargas, good evening po ulit Sir Ralph. Nag-apply po kami ng loan sa pag-ibig para sa house and lot, individual filing. Waiting na po kami sa NOA. May mga sikasuin pa po ba pag na-release na yung NOA? Hindi po ako masyadong familiar Sir pagdating na po dyan sa after NOA, kasi si buyer na mismo kasi lahat yan. So usually sa ating experience, sa update po natin sa ating mga buyer, eh after niyan, inform lang sila and then yung date, makaka-receive po sila ng syempre yung kanilang pag-ibig ID number para sa pagbabayad, kasi kailangan nila magbayad 30 days after loan takeout. So ganun po. Sa documentations, kung ano pa iasikasuhin, not sure po kung may inasikaso pa po sila dyan. Pero the moment na approve na, halos wala na po yan. Yung pag-follow up na lang later on, pagdating po sa property, sa title ng property. Sa mga developer po kasi, meron na nag-aasikaso na department ng developer. At ang nagko-coordinate na po dyan ay si buyer at si ano po, si pag-ibig at yung sa developer mismo na loan department. So, ganun po. Meinrad Jeronimo, o baliktad ba ito? Okay. Medyo baliktad yung kanyang anyway, ang tanong niya ay, Sir, ano ba mas maganda, bank financing o pag-ibig? Salamat po. Ayan, ito madalas tong katanungan ng mga nagko-comment sa ating live. At ang kasagutan natin diyan ay, kung kayo po ay mag-a-avail sa isang housing developer, ang isang housing developer po ay pwedeng nag-o-offer siya ng kanya pong pabahay either through pag-ibig or bank financing. Kagaya po ng sa mga low-cost housing, wala po silang bank financing. So,
ang option lang po palagi ay either pag-ibig o di kaya po in-house financing. Yan po yung kalimitan sa mga affordable housing. At sa mga medium naman, merong bank, merong pag-ibig. At mostly pag sa mga high-end, ay karamihan bank financing po. Wala naman po silang pag-ibig. Kasi ang, bukod sa ang limit ng pag-ibig ay 6 million, syempre pag mga high-end, matataas na yun na presyo ng property. So ano bang mas maganda? Let's say halimbawa, ang isang developer ay nag-offer ng bank or pag-ibig. Una po, titignan nyo muna yung sample computation. Hingi po kayo ng sample computation ng pag-ibig. Hingi po kayo ng sample computation ng bank. Ganito po yung pag-evaluate ninyo. Alamin po ninyo magkano ba yung down payment para sa pag-ibig. Magkano ba yung down payment para sa bank. Usually magkaiba po iyan. Ngayon, ano ba yung mas kaya natin? So hindi kasi siya... Hindi po kasi siya pag-ibig ka na o bank ka na. Minsan nakadepende rin po yan sa iyong capacity o yung sa needs mo, di ba? Magkano ba yung down payment dito? Pag pag-ibig, magkano ba yung down payment dito? Pagka bank financing tayo. So basically, ganun po yung ano nyo. Isang criteria lamang po yun. And then, sa loan amount, magkano ba yung monthly amortization ko dito? Pag bank, usually pag bank, 15 or 20 years lang. And then, magkano ba yung required salary dito? Kaya ko ba? And then, pag dito naman po sa pag-ibig, magkano yung monthly ko dito for 30 years, qualified ba ako dito? Titingnan din po ninyo ano yung qualification ninyo. Pwede kasing gusto natin o pwedeng i-recommend ko mag-bank po kayo, ma'am. Eh pero kung hindi naman po kayo qualified doon, eh syempre dito tayo sa pag-ibig. So wala po siyang definite answer. Nakadepende po 'yan sa inyo pong capacity at sa needs. Pero sa iba na may capacity at needs, so ibibigay natin, titingnan niyo rin yung mga terms, di ba? Dito ba pag-bank, magkano ba yung additional fees ko aside from dun sa down reservation, down payment, sa monthly, ano ba yung interest rate kumpara kayo pag-ibig. So ngayon, nagdi-decision making tayo ngayon financially, di ba? Magkano ba yung babayaran ko pag bank financing? Magkano ba yung bank charge nito? May bank charge ba to? Pag kayo pag-ibig, ano pa ba yung mga babayaran ko? So dito, mawe-weigh nyo financially, mas malaki ba yung babayaran ko dito kumpara dito? So yun yung sa financially. Ngayon, may iba pang aspect na pwede kayong i-consider, di ba? Pag bank ba, pag halimbawa na default ka ng payments, magpo-foreclose ba sila agad? Mas mahigpit ba sila kumpara kay pag-ibig kung hindi ka nakakabayad? So mga ganun pong aspect ang pwede po nating i-weigh para po mas makapag-decide po tayo. Pero financially, pwede po kayong makapag-decide doon. Pagdating po sa mga figures, i-compare nyo po. Kasi kung nag-o-offer po ang isang developer ng true pag-ibig financing at nag-o-offer din po siya ng true bank financing, eh makikita nyo naman po yung comparison. So, kukompare nyo lamang po pagdating po dun. O kung medyo ano kayo sa mga financials or amounts, eh magpa-explain po kayo sa ahente ninyo. Diba? So, ganun po. Geraldine Emalada Maghanoy, sir, ilang months po ba ang kailangan na nabayad mo sa pag-ibig para pwede ka na magpalagay ng fence sa house mo? Fence sa house mo. At hindi, titignan nyo po sa developer kung kanino po kayong developer nag-avail. Kay Apex Homes nga po, pagka kay Apex Homes, dapat naka 6 months ka ng monthly amortization para pwede kang magpa major renovation. So depende po sa developer. So yun po. Yung fence kasi parang major renovation po yan eh. So tanong nyo po, ano po ba yung policy ng developer? Kung 3 months ba o naka 6 months para pwede po kayong magpalagay ng fence, magpaayos ng fence. Ramil Vargas, maraming salamat sir. More power and God bless po. Salamat po sa inyo. God bless din po sa inyo. Yan. So kung kayo po yung may mga katanungan, pwede po kayong mag-message sa atin pong comment section. Pwede po kayong mag-comment at babasahin po natin. Kung gusto niyo pong magpa-shoutout, pwede rin po. At habang wala po tayong mga katanungan, ay unti-unti po tayong mag-share. At ngayon ang share ko po ay mauubos pala yung aking mga pin-repair na share. Okay. Ito po para sa mga mataas ang drive o mataas ang pangarap sa buhay. O di kaya gusto talaga nila competitive, may competitive nature sila. Gusto nila maging ahead sila. Gusto nila mas malaki yung kita nila. Gusto nila mas ahead sila to others. So ito yung ating i-discuss. Gusto nila maging successful sila sa buhay.
So ito po yung aking i-share na natutunan ko rin sa mga iba kong sinusundan. At ito, ayan, credit ito sa valuetainment ni Sir Patrick Bet David sa US. Ito yung success formula. Okay? Outwork. Number one, outwork. Kung kayo mga ahente o nasa sales kayo, pwede nyong ito yung implement ninyo. Out-improve, out-last, out-strategize. So isa-isahin po natin ito. Outwork, ano bang ibig sabihin ng outwork? Ito, kung meron kang competitive nature in a sense na gusto mong magkaroon ng mas tremendous result o massive result, kailangan mong i-outwork ang iyong competition. Let's say nasa sales ka. O let's say ikaw nasa real estate, di ba? So paano bang ibig sabihin ng outwork? Kung ang iyong mga kasabayan, di ba? Nagde-dedicate sila sa kanilang nagde-dedicate sila. Ito, sandali ah, para makita niyo yung aking explanation, di ba? So una, outwork, di ba? Kung kayo ay nasa sales o nasa business o kung anumang field na gusto nyong maging the best, gusto nating maging the best, kailangan nating i-outwork yung sarili natin at syempre yung competition natin in general. Diba? So hindi naman lingid yan na marami tayong competition. Like for example, sa real estate, ang daming ahente, ang daming nagbebenta ng property. Kung ikaw ay nasa insurance, ganun din. Ang dami rin insurance agent. Kung ikaw ay nasa network marketing, ang dami rin na networkers. Diba? So kung ikaw ay nasa traditional business, ang dami rin nagbi-business na halos kagaya mo. So, yung number one na outwork, ano bang ibig sabihin nitong outwork? Outwork, kung sila, kaya nilang i-dedicate ang maybe 8 hours of their time para sa kanilang ginagawa, i-outwork mo sila. Kailangan mag-commit ka ng more than doon sa ginagawa nila. Kung 8 hours sila, mag-commit ka for 10 to 12 hours, di ba? So, mas ahead ka sa kanila ng additional 2 to 4 hours. At in that regard, you will outwork your competition. Gaya nga nung, ako kasi idol ko si Kobe Bryant, di ba? O Michael Jordan, or si LeBron James, di ba? Ang kanilang work ethic talaga na i-outwork nila yung kanilang competition pagdating sa mga basketball players. Si Kobe Bryant daw ay madilim pa nandun na. Diba? Wala pa yung kanyang mga teammates, nandun na siya na nagpa-practice. Diba? And then, nakauwi na yung mga teammates niya, nandun pa rin siya. Sabi niya, you cannot outwork me. So, ganyan yung kanyang mentality. So, kailangan mong i-outwork yung iyong competition. Out-improve. Okay, second tayo, out-improve. Ano bang ibig sabihin ng out-improve? Out-improve, kung ang iba ay hindi nagbabasa ng libro, or hindi nanonood about sales, about business, kung ikaw ay nasa field ng sales, kailangan mong i-out-improve yung sarili mo at iba. Diba? Manood ka ng mga seminars, manood ka ng mga videos na mag-i-improve ng iyong skills, mag-de-develop ng iyong tamang mindset. Diba? O magbasa ka ng libro. Kung ang iba ay nagbabasa ng mga pocketbook, ikaw magbasa ka about business, magbasa ka about sales. Kung ang iba ay masipag magbasa, nagbabasa sila ng isang libro kada buwan, magbasa ka ng apat na libro kada buwan. So that's how we out-improve ourselves and we out-improve our competition. So ito yung mantra ko din na kailangan ako ay nag-i-improve palagi. Fini-feed ko palagi yung mind ko. Kaya makikita nyo sa side ko na marami akong libro. So ayoko kasi na behind ako sa competition ko. Gusto ko kasi ahead ako na marami akong ideas o nalalaman na pwede kong i-implement sa sarili ko at pwedeng i-implement sa team. So ganyan yung out-improve. And then outlast, ano ba itong outlast? Kung merong mga ahente o mga salespeople nanonood ngayon o sa ibang industry, outlast. Ano bang ibig sabihin ng outlast? Outlast, kung ang iba 3 months pa lang wala na, nag-try lamang na mag-sales, di ba? O halimbawa, sa real estate, nag-try lamang na mag-ahente, 1 buwan lamang sila o 3 months lamang sila, kailangan mo mag-outlast. So give yourself a sufficient time para matuto, para mag-improve, para ma-develop yung tamang mentality mo, para gumaling ka. Give yourself a time na minimum 1 year or maybe 3 to 5 years
para maging magaling ka sa field na to. Kasi kung titignan natin, kung i-compare natin, let's say madaling analogy, pag sa sports, pupwede ba na pagka ikaw ay, let's say, a varsity ka o nag-ano ka sa isang basketball team, pupwede ba na magaling ka agad? Hindi naman pupwede yata na ganun, di ba? Unless talagang gifted ka, na talented ka talaga, at nung bata ka pa lang ay praktisado ka na, di ba? Pero how about the average people? It will take some time para mag-improve tayo. It will take some time para ma-develop natin yung tamang mentality. It will take some time para matutunan natin yung mga skills like communication skills, like people skills, di ba? Like how you handle people, how you handle rejection, how you present yourself, di ba? How good are you doon sa field na pinasok mo? It will take some time. Kaya kailangan bigyan mo ng sufficient time. I-outlast mo. Kung yung iba nagku-quit sila agad, that's life eh. Ang mga successful people, sila yung nagtatagal at sila yung nag-commit na no matter what happen along the way sa kanilang journey ay maging magaling sila doon sa field na pinili nila. Okay, and then out-strategize. Yung pinakahuli natin, out-strategize. Ano ba yung out-strategize? Okay? I-out-strategize mo ang competition. Kung ang alam lang ng iba ay pagpo-post, kopya ng photos, then ipo-post, and then ganun lang yung ginagawa, kailangan natin na magkaroon ng konkreto na strategy. Ano ba yung gagawin mo? Gusto kong mag-video marketing, ito na yung kalakaran ngayon. Di ba? So i-out-strategize mo iba. Yung tipong hindi ginagawa ng karamihan, na tingin mo ay magiging effective. Out-strategize mo yung competition. At no matter what, kung nasa real estate ka man o ibang way ng o ibang industries, di ba? Ang pinakakita talaga ay lalo ngayon na nasa digital world na tayo, nasa online o internet world na tayo, kailangan i-build mo yung sarili mo, yung sarili mong branding online na ikaw yung expert o ikaw yung master doon sa industry na yun, na ikaw yung lalapitan ng tao doon sa industry na yun. At ganun, i-out-strategize mo ang iyong competition. Hindi lamang yung nagka-copy-copy-paste lamang tayo ng ginagawa natin na marketing, di ba? So, kailangan nating mag-out-strategize. So, yan ang ating sharing for the success formula. I hope kung may nanonood dito na hindi lamang po home buyers ay ma-i-apply po ninyo to kahit sa trabaho ninyo, di ba? Outwork, out-improve mo yung mga katrabaho mo, di ba? Kung stagnant sila, 8 to 5 lamang sila, ganun ginagawa nila. E di mag-improve ka, malay mo ma-promote ka dahil nakitaan ka ng boss mo na, uy, gumaling to si di ba? Uy, maganda yung mga ideas nitong si ganito di ba? So, malaking tulong yan, hindi lamang po sa sales, pwedeng sa trabaho po natin o pwedeng sa negosyo natin, di ba? May apply po natin itong formula na ito. So, yan lamang ang ating sharing pagdating po dyan at balik po tayo sa ating pagbabasa. Balik po tayo sa pagbabasa ng ating mga comments at pag natapos po natin, dyan na po nagtatapos ang ating sharing. At meron bang nag-message pa? Okay. Dito tayo natapos. Okay, Miss Geraldine, maraming salamat. Okay, eto si Crystal Ann. Sir, follow-up question lang po sa tanong ko kanina. Pag nagbayad po ng transfer fee na 50K sa new buyer, na po ba ipapangalan yung house na... And lot, pag in-apply sa pag-ibig, thanks po, more power. Yes, ita-transfer yun. Pupunta kayo sa office, babayaran yung transfer fee, and then i-effect na yung transfer. Kailangan qualified yung si new buyer, meron siyang requirements. Sa APEC office mismo kayo pupunta para ma-execute yung pag-transfer. So, dun na mismo yun. Babayad po muna ng transfer fee para mailipat na sa kanya. At kailangan may requirements po siya at qualified po yung requirements niya. Leonida Gonda, good evening po. Salamat sa lahat po ng info. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Leonida Gonda. Okay. Tapos, Relly Flores Pineda. Good evening, sir. Sa pag-process sa pag-ibig, may babayaran po ba na docs before ma-approve ang loan? Ano-ano po ba ang dapat bayaran? Wala po. Depende po sa developer. Yung iba, merong 1K. Pero sa APEC Homes, wala na pong binabayaran sa pag-process. Sila na po ang may sagot ng pag-process. Pag after po, after pong ma-approve, yun po, may move-in fees, may construction bond, yan po. Pero sa pag-process, wala pong binabayaran dyan. Yung iba, meron silang yung 1K na processing fee yata, I think.
Pero yun, sinasagot na usually ng developer. Miss Lubol, great morning Sir Ralph. God bless you always. From St. Catharines, Ontario, Canada. Ayan, good morning ma'am. Umaga po pala dyan sa Canada. Magandang gabi po sa inyo. Okay. So tayo ay naka 55 minutes na. Mag 1 hour na po tayo. At marami na rin po tayong na-discuss. Meron pa po bang katanungan o yung iba na huli lang at gabi yung kanilang timeline? Pwede po kayong humabol ng katanungan. Pwede po nating hintayin. Kung kayo po ay may mga katanungan, pwede po kayong magtanong. Maghahanap lamang po ako ng pwede ko pang itapik. Or kung kayo po ay nanonood, baka may suggestion kayo yung gusto nyo pong i-share ko na topic, pwede po kayong mag-comment below para po hindi na ako mag-isip kung ano pong aking i-share. Baka may gusto po kayong ipa-discuss. Ayan. So, yan po. Okay po. So, magtanong lamang po kayo. At okay lang po ba na mag-CCR break po muna ako? I-leave ko muna itong ano, i-ano ko muna yung aking pong video. So, inom lang po ako ng water at mag-CCR break. Tapos, good to go po tayo after nun. Hopefully, merong mga new comments. Ayan, salamat po sa paghihintay. Tayo po ay uminom lang at nag-CR break. Kung kayo po may mga tanungan, pwede po kayong magtanong. By the way, kung meron po kayong gustong ipagawa na video, ako kasi kina-challenge ko yung sarili ko na mag-video everyday. Ngayon, mag-video everyday, kahit mga short video lamang. So yun yung challenge ko sa sarili ko and I hope na magawa natin na mag-video everyday. Iba-ibang topics, pwedeng mga question from you and then yung mga idea ko. I'm thinking din na mag-share about maybe accounting for small business, something na ganyan. O di kaya, paano mo malalaman kung kumikita yung negosyo mo sa bilang accountant, bilang sa perspective ng isang accountant, so mga tipong ganyan. O paano mo basahin yung income tax return o yung financial statements. O di kaya yung mga tax pagdating sa binabayaran po natin, iba-ibang klase ng taxes. So pwede pong ganun at... I encourage po yung akin pong mga followers kung kayo po may mga gustong ipa-discuss, accounting man yan, o sa business man yan, sa real estate man yan, para yung atin pong channel ay mas marami pong maging content. So, mas yun po. At magbe-base po ko, magbe-base po tayo sa inyo pong mga komento at mga katanungan. Ayan, wait, meron po tayong mga katanungan. Mukhang dumami yata yung nagtanong. Okay, ulit lang. Ayan, yan. Ellie Makaraeg, good evening. Magandang gabi. Yunida Gonda, sir, ask ko lang po kung okay lang ba na mag-monthly payment na kahit wala pa ang contract to sell? Monthly payment na, ano po ba yan? Pag-ibig po ba yan? Ano po ba yan? Private property po ba yan? Ano po ba yung tinutukoy niya na monthly? Kasi po, pag kung housing loan po yan, after po ng ano, particular period, kagaya ng pag-ibig, 30 days, magma-monthly na po yan. So, hindi ko po alam kung ano po yung tinutukoy ninyo. In-house ba yan? Ano po ba?
Eli Makareg, ngayon ko lang kayo napanood ng live. Okay, so may live po tayo every Saturday. 9 p.m. po ang ating live. And then, kina-challenge ko po yung sarili ko na mag-video everyday. So, pwede nyo pong subaybayan ang aking everyday na video. So, magkakaroon po tayo ng mga konting innovations, mga iba-ibang klase ng video na pwede natin incorporate, hindi lamang po real estate. Kasi kung araw-araw po tayo na real estate, maubusan din tayo ng topic. So, yun, magkakamak po tayo ng iba-ibang klase ng topic. Ayan. And I hope matuloy-tuloy ko po na daily kasi sinimulan ko ngayong August 1. So, hopefully magtuloy-tuloy po yung ating commitment. At magkaroon po tayo ng lakas at wisdom from God para po matuloy-tuloy po natin. At makashare po tayo ng useful na sharing ng information. Diba? Cora Kaintoy, ako ulit sir, about sa transfer ng reservation, kung corner lot po ang dati, pag nagpalipat corner lot din po ba? At depende po kung ano po yung paglilipatan ninyo. Depende po. Pag lumipat po kayo, titignan nyo po ano ba yung available dun sa paglilipatan. So, okay po. Ano ba yung available doon? Let's say, halimbawa, kumuha kayo sa isang project. Let's say, Villa Zaragoza. And then, lumipat kayo sa Sonoma. Aalamin nyo po, ano ba yung mga available doon sa Sonoma ngayon? End unit ba, corner ba, o inner na lang ba? Eh, kung ano yung lilipatan nyo doon, eh, yun po yung option nyo. Pwedeng corner ka ngayon, gusto nyo inner na po doon, or end. Depende po kung ano po yung choice nyo. Leonida Gonda, hindi po kasi makaluwas ngayon for signing the contract. Ayun nga ma'am, ano po ba yung tinutukoy po ninyo? Pag-ibig housing loan po ba yan? Ipaprocess pa lang po ba yan? Kung signing of documents pa lang po yan ma'am, wala pa po yung monthly amortization. Especially majority of the developer. Ipo-forward pa po yan for CI at approval ni pag-ibig. After 30 days, saka pa lang po kayo magma-monthly. Kaya lang, meron po mga developer, kagaya po ng Vista Group of Companies like Camellia, Lumina, Bria, tuloy-tuloy po ang kanilang payment. Eh, hindi ko po sure kung saan po kayo kumuha. Mac Dwayne. Okay, magandang gabi, Mac Dwayne. Eli Makaraeg, sir, ask ko lang po kung mas makakamura ba ako sa pasalo o brand new house and lot po. Titignan nyo po yung presyo ng pasalo at magiging presyo po ng brand new. And then hindi lamang po yun ang consideration ninyo kasi yung paglipat kasi ng titulo, medyo complicated pagpasalo. Okay, pagpasalo, tas naka-loan na yan, eh, as if mag-housing loan din kayo para i-finance yung dating loan. Eh, bago po i-transfer sa inyo yan, may mga taxes pa po kayong babayaran. So, generally, kailangan nyo pong alamin. May comparison po dapat. Di ba? So, yun po. O baka mamaya, yung pasalo, may mga sira-sira na yung bahay. Pwede pong ganun. So, may mga consideration pa po kayo dyan. Sir Ralph, kapag po ba nakamortgage ang property, either Pag-ibig or bank, kanino po nakapangalan ang titulo dapat? Nakapangalan yun sa developer. And then, itatransfer po yan sa pangalan ng buyer. And then, hawak po ni Pag-ibig or banko yung original na title. At naka-annotate lang po yan sa attachment sa title na naka-loan po yan, naka-mortgage. Yung buyer po ang ipapangalan dyan. Pero originally, kay developer pa po nakapangalan. And then, meron pong certain period na itatransfer po sa pangalan ni buyer. Usually, yung iba, 2 to 3 years, may iba pong mga developer na 1 year lang, tinatransfer na nila, ganun po. Kasi pag tinransfer na nila yung title, usually kung meron silang tinatawag na buyback guarantee with the bank, eh pag na-transfer na agad ni developer, eh kung sakaling hindi na magbayad si buyer, eh na, yung responsibility at risk nasa banko na ang pag-foreclose, hindi na sa developer. May mga ganun po na agreement. Eli Makaraeg, nag-alala po ako kasi ako, sabi nyo, complicated ang mga documents pagpasalo. Yes, kasi hindi yan matatransfer sa inyo. Unless yung kagaya nung nagtanong kanina na nasa equity period pa lang. Pero kung naka-loan na yan, nagbabayad na siya kay Pag-ibig, eh ang kukonsider nyo po, paano matatransfer po sa inyo? Eh pupunta po kayo sa Pag-ibig, magpapa-evaluate po kayo kung qualified po kayo. At pag okay po kayo, as if mag-housing loan kayo, para i-refinance po yung existing na housing loan. Eh pero bago mailipat po sa inyo yan, dadan pa po kayo sa BIR, at sa Registry of Deeds sa paglipat po ng title.
kung ililipat po sa pangalan ninyo. At sa paglipat po ng title, may tinatawag po tayong capital gains tax, documentary stamp tax, at yung mga transfer fee at registration cost. So ganyan po, hindi po basta-basta, lalo pag pasalo, kasi nakapangalan pa rin po yan sa dating owner. In fact yan, kung yung karamihan na ginagawa ng iba, hinihintay na lang nila hanggang sa ma-fully paid yung property. Kaya lang, nakaprant pa din po yung dating may-ari. Ganun po. So ingat-ingat din kasi baka mamaya nabayaran mo na yung dating may-ari tapos kulang kayo ng documentations. Eh siya pa rin yung nakapangalan doon. Eh yun lang. Ganun po. Kaya ingat-ingat din po kayo. Magkaroon po tayo ng due diligence pagdating po dyan. Kasi minsan, yung mga nagpapasalo, gusto lang nilang mabawi yung kanilang mga nabayad at kumita siguro ng konti. Yun yung kanilang priority. Eh pag nabayaran na sila tapos may mga kailangan pa pala, minsan mahirap nang i-follow up yung mga dating may-ari kung nabayaran mo na sila. So ganun po. So yun yung challenge nyo doon later on. Diba ganun naman usually, pag halimbawa, yung may-ari nabayaran na siya. So yun naman yung goal nung ano yung karamihan na nagpapasalo, mabayaran yung kanilang in-invest at kumita sila doon sa na-invest nila. Pag nabayaran na sila, pag ibang lugar pa sila, baka magkaroon doon ng problema. I'm not saying naman na lahat ay ganun, pero I mean, pwede pong mangyari yung ganun. Diba? Lalo pag nabayaran na sila. Ayan. April Latak. Okay, good evening po. Sa APEC po ba, how often nag-o-offer ng discount for pre-selling units? Thank you. Saka po, paano maging license agent? Thank you. Pag mga bagong project, kalolons lamang may discount, especially sa mga bagong territory project. Pero yung mga project na mabilis ang bentahan, mabilis din ang discount na mawala. Ganon. Ganon siya, Miss April. Pag mabagal yung isang bentahan ng isang subdivision development, nandun pa yung discount. Pero pagka bumibilis na yan na bentahan, nababawasan na. Nababawasan na yung discount. Ganun po yung nangyayari. Tapos may tanong pala, sorry, hindi ko nasagot. Paano maging license agent kung at least 2 years college ka? Magpapa-under ka sa broker, hahanap ka ng broker. Hahanap ka ng broker mo. Neil, okay? Good evening, Neil. Ayan. Mac Dwayne, ask ko lang sir, pwede ba mag-file ng renovation loan habang ka-approve lang ng... Subukan nyo po. Magpa-evaluate kayo kung kaya nyo pang mag-apply for home renovation. Pero pag home renovation at hingan pa kayo dyan ng design, house design na gawa ng architect. At pwedeng i-require kayo ng building permit at cost estimate na gawa ng engineer. So yun yung nire-require ng pag-ibig mostly. Kasi dapat may proper cost estimate yan. And then, yung ating mga nare-receive din na comment minsan, may mga na-encounter tayo na kailangan naka 20% or 40% na gawa na. Meaning ikaw muna yung gagastos. And then, bibil mo si pag-ibig na ito na yung napagawa mo. Ganun. Hindi siya yung nagbibigay agad ng cash. Kailangan may napagawa ka na doon sa ipapagawa mo. Yan. Ganyan din sa kasigurista si pag-ibig pagdating sa mga home construction, home renovation. Condominium po yung binili, pre-selling, honeycomb builder po, bumili na naka 3 months na po after ng reservation. Equity pa lang po iyan. Magpatulong po kayo sa ahente nyo, Ma'am Leonida, tapos pa-explain po kayo kung ano ba yung proseso ni Honeycomb Builders. Hindi ko rin po kasi alam yung proseso ni Honeycomb Builders. Eli Makaraeg, salamat po sir sa payo nyo. God bless po. Ayan, ako po meron ako na-encounter na isa kong client, nagpasalo siya. And then meron namang sumalo din na kaibigan ko din. Ayan, maraming challenge po pagpasalo, di ba? Minsan nagkakaanuhan sila sa pagbabayad. Tapos, kaya ako ayoko rin mag-handle kasi... Ako din kinukulit nila palagi pag merong ganito problema. Yung isa, hindi pa nagbabayad. Tapos ako kukulitin. Tapos ito, hindi pa nagpo-provide ng ganito, ganyan-ganyan. So, dalawang party yung inasikaso mo. Eh, how much more kung bayad mo na? Tapos may kailangan ka na dokumento o kailangan ka na ano, di ba? So, yun po yung challenge. Pero I'm not saying na huwag kayong kumuha ng pasalo. Yun nga po, mag-due diligence na po kayo. Sinasabi ko lang yung mga possible na pwede nyo ma-encounter na challenges pagdating po pag kumuha kayo ng pasalo. Kasi pag nabayaran na yun normally yung dating may-ari, yun.
Parang may freedom na siya na hindi sumagot ng tawag mo, sumagot ng text mo, or kung ano man. So yun na yung challenge. Wenny Lopez Ahera, gandang gabi. Magandang gabi sa inyo. Thank you po sir sa sagot kay Mac Dwayne. Ano pa? Mac Dwayne, sir, di ba po pag nag-housing loan ako, sabi nyo under name pa ng developer yung title, makapag-loan ba ako ng renovation loan sa Pag-ibig kapag nakapangalan yung title sa developer? Una sir, di ba sabi nyo in-approve na kayo ni Pag-ibig? So ibig sabihin may record na po kayo kay Pag-ibig nung property mismo na yon. Tama po. Tama po ba? In-approve na po kayo ni Pag-ibig dun mismo sa property na yon, and then paparenovate nyo po yung property na yon, e di na-evaluate na po ni Pag-ibig yon. Even nakapangalan pa kay developer yon, even on process pa yung pag-transfer sa inyo. The mere fact na in-approve na po ni Pag-ibig yung housing loan. Ang tanong na lang dyan, kung qualified po ba kayo? Okay po. At yun nga yung policy nila. Yun ang pagkakaalam natin kasi may mga na kausap na rin tayo na ganun daw. Kailangan meron kayo muna yung magpapagawa, tapos may design ng architect, ng engineer, may building permit. Yung cost estimate mismo kasi dun magbabase sa ipapaloan. And then yung estimate, kung naka 20%, 40%, dun pa lang po magre-release. Brian Proyalde, sir, ask ko lang po kung anong source ng water sa Sonoma. Water district ang source ng water sa Sonoma. Ang water district, ang source kasi ng water, let's say for example, Maynila, don't know, ay dam. Dam, yan, sa ilog yan. Okay? O di kaya sa may mga deep well. Okay? Ang pag sinabi nating ang source niya ay deep well, ito, meron kasi akong, saan ba yun? Yung sa water district ng Santa Maria, pwede kayong pumunta ng water district ng Santa Maria, mababasa nyo doon. Kung tama yung pagkakanda ko, 21 na deep well sa Norsagaray. So Norsagaray yon. So malalaki yan na deep well, tapos doon kinupure. Okay? Ang tubig naman ay either galing sa ilog, o so pag galing sa ilog, exposed yan sa kung anuman na dumi, di ba? Pero kinupure yon kung galing sa ilog. Eh kung deep well naman, mas safe siya kasi galing siya sa ilalim. Pero kinukure din dapat yon. And then, tatakbo yan sa mga tubo, linya ng tubo, and then pwedeng magka-problema kung may mga kalawang na yung tubo o ganyan-ganyan. Minsan, ganyan po yung nagiging problem pagdating po sa mga water facilities. So either sa ilog, sa dam, o di kaya sa deep well. At yung sa pagkaka-ano natin sa Santa Maria Water District, meron silang 21 na deep well sa Norsagaray. Okay, so ganun. Yun lang naman source ng tubig eh. Either sa tubig o sa ilalim ng lupa. Okay, thank you po sir sa information. Eli Makaraeg, sir, bali ang pasalo niya sa akin ay 380K plus. 50 na pagawa. Tas 7 to 35 monthly for 17 years. And 6 months ko pa babayaran. Kaya namamahalan ako kasi sure naman ako may kita siya doon. Okay po. Thank you so much po sir sa answer. Okay? Welcome. Ano to? Parid po ng name ko please. Parang hirap naman ng pangalan mo, ano? Miss ano? I leak po, si. Medyo parang bastos. May naliligaw yata tayo ng mga comment. Ano pa ang ating mga comment? Sunset. Good evening po Sir Ralph. Halimbawa po tapos na po ako sa DP. Tapos naka 8 months na rin sa amortization. Mga kailangan po ang turnover nun. Thanks po sa sagot. Naka 8 months na rin ang amortization. Ano po ba yung nakuha ninyo ma'am? Tuloy-tuloy po ba yung amortization? Kasi usually po, after DP at constructed na yung bahay, saka po ipaprocess ng Pag-ibig, and then pag-approve na kay Pag-ibig, saka pa lang po amortization. And then, usually po yan, in 3 to 6 months, makakalipat na po kayo sa bahay.
In fact, ko sa APEC Homes, funds listing nyo after 1 month ang amortization, in 3 months, makakalipat na ho kayo eh. Assuming hindi ka magpapagawa. Ano po ba yung situation po ninyo, ma'am? Tuloy-tuloy ba yung amortization nyo? Approve na ba kayo kay Pag-IBIG? Yun. Ayan, tuloy-tuloy po, Lumina Homes. Ayan, ganyan po talaga pag sa Lumina Homes or Gria Homes. Tuloy-tuloy. Depende po sa status ng bahay. Pre-selling nyo po ba nakuha? Gawa na po ba yung bahay? So, yun po yung kailangan nyong alamin, ma'am. Kasi ganun nga po ang sistema ni Lumina. Tuloy-tuloy po sila. Jessel Cabrera, paano po malalaman pag legit ang house and lot po? Start naman na po ang construction pero wala pa po silang LTS. Tingnan nyo yung developer mismo. Tingnan nyo po mismo yung developer. Kasi ang mga developer, bago naman yan magbenta, especially yan yung kalakaran sa Pilipinas, ha, nakasubmit na lahat ng kanilang papers. Meron na yung mga initial go signal na meron sila sa barangay, meron silang go signal sa munisipyo, at ang hinihintay na lang nila ay yung LTS sa HLURB. So ganyan. Ngayon, sa mga talagang buyer na gusto na lang magkaroon muna ng LTS, madalas na nangyayari, bago magka-LTS, sold out na yung project. Kasi na-pre-sell na nila yung project mismo. So ganun yung nangyayari, based experience ko. Meron nga dito experience ko sa Bulacan area, 1 to 2 days pa lang na inilaunch, sold out na. So minsan yung sobrang naghihintay na may yung kumpleto ng dokumento or LTS, hindi na sila nakakabil o di kaya nasa part na sila na mataas na yung presyo ng property. Ganyan. Kaya, pero hindi ko naman sinasabi na na hindi ka mag due diligence, di ba? Kailangan nyo pong tignan mismo yung developer. At the end of the day, kung meron mang violation ng developer, sila naman yung i-charge ni HLURB o yung bago ngayon, DHS-HUD, ang magpe-penalize sa isang developer. Pero may sinusunod din naman po silang protocol dyan. So may basic para i-benta nila. So tignan nyo yung credentials ng developer, matagal na ba yan? Nakapag-commit ba yan? O nakapag-deliver? In the event naman kasi na magbayad kayo, tapos ganun nga, wala pang LTS, tapos magkaroon ng problema, mas lalo kayong merong kayong advantage para ireklamo yung developer, di ba? Kung hindi sila mag-deliver. Kaya mag-deliver at mag-deliver po sila dyan. Di ba? Kung hindi man sila mag-deliver, mas lalong malaki yung violation nila para doon. So, ganun. Tingnan nyo po yung credentials nila. Step Joy, sir, pag old house resell, sinabi ng seller na net price yung binigay niya. Ano ang mga kasamang babayaran ng buyer na documents pa? Sa pag-transfer ng title, sino ba yung may sagot ng capital gains tax? Sino ba yung may sagot ng documentary stamp tax? Malaki pong yon? Malaki po yun, 6% saka 1.5%. Usually, ang capital gains tax, sagot yun ni seller. Ang documentary stamp tax, sagot po yun ni buyer. Kung sinabi ni seller na net price, sagot po ni buyer lahat. Ganun po yun. Kumbaga, parang sinasabi niya, bigay mo na lang sa akin yan, ito yung presyo ko. Ikaw na bahala lahat sa taxes. Sa capital gains tax, sa documentary stamp tax, sa transfer fee, sa registration cost sa registry of deeds, yung commission ng ahente, commission ng broker, ikaw na bahala dyan, net na to. Ganun. Ganun yan. Kaya pong mangyayari dyan, ang pag-compute niyan, iano po yan, tawag dito, mag-work back. So dapat, kung ito yung net, ito dapat yung gross, paano magkukunin? Magkano yung sa commission, magkano yung sa capital gains, magkano yung sa ganito? So makukuha naman yon. Net, divide mo lang dun sa kung ilang ba yung percentage dito na ibinawas. So let's say capital gains tax, 6%, 1.5, 7.5. Magkano yung commission ng ahente, let's say 3%, edi 10.5 na yon. Ang hindi lang natin alam dyan, yung transfer fee saka registration cost. Halimbawa, estimate na lang. Let's say 15% lahat, edi 85% yung net niya. So kung magkano yung amount ng net, i-divide mo ng 85%, yun yung price dapat na ilalagay sa deed of sale. So ganun po yun. Mag-work back sa computation. Okay, Ms. Step Joy, maliwanag po ba yung ating explanation? Pre-selling po. Ayan, medyo matagal talaga yan, ma'am Sunset. Siyempre, kung wala pa pong bahay, yan po. Yan po yung scenario.
Totoo po yan, sir. Experience ko po yan. Ano po yung experience nyo, Ma'am Geraldine? Ano ba yung tanong kanina, Ma'am Geraldine? Yung sinare ko po ba ang experience nyo? Na-experience nyo? Kung hindi po ako Filipino citizen, can I avail po house and lot in the Philippines? Kung housing loan po, hindi po. Kung former Filipino po kayo, meron pong ano ng batas na pwede kayo sa, I think, not exceeding 1,000 hectares. Parang ganun. Yung nabasa ko. 1,000 square meter yata yun. I'm not sure kung tama po yung memory ko, parang ganun. Pero sa housing loan, kailangan po dual citizen. Tinanong ko na rin po yan sa mga developer at hindi po nagpapaloon yung mga banko or Pag-ibig pagka hindi po Filipino citizens. Unang-una po, pag pinaloon, baka ma-foreclose lang, hindi nila mahabol sa paniningil yung mismong buyer kasi nga hindi na siya Filipino citizen. Kailangan dual citizen po yung nire-require. Jessel Cabrera, thank you po, sir. Ayan, sir Jessel, pagdating po sa LTS, kung medyo hihintayin po natin, baka mamaya po mataas na yung presyo ng property. O di kaya, baka wala na po kayong ma-avail. Pero mag-due diligence pa rin po kayo. Tingnan nyo maigi yung developer. In the event naman na hindi sila mag-deliver nung house and lot na pinirequest nyo sa kanya, may dokumento naman po kayo at mga OR, ganyan-ganyan, pwede nyo iklamo yun kung talaga hindi sila mag-deliver. So mas malaki pa yung violation nila. So yun, wala rin po kayong talo doon. Step Joy, may bat din ba ang isasama sa buyer? At pagka private, walang bat, ma'am. Wala pong bat. Okay? Capital gains tax po. Ang bat po, pagka ang isang developer ay nagbebenta po ng property before 3,199,200 yata yun, pero yung bago sa train law, 2.5 million. Pag ang isang developer, ang bat po kasi yan is value-added tax doon sa ordinary course of business. Pag sinabing ordinary course of business, ito yung regular kang nagbebenta ng property. Ito nga po yung sa mga housing developer or mga condo developer. Pero kung pa isa-isa lang, private property, capital gains tax po yan. Hindi po yan value-added tax. Ayun, Mrs. Stepjoy ha, pagka po private property ang binebenta po natin, capital gains tax po saka documentary stamp tax. Okay, ma'am? Pagka po ang nagbebenta ay developer, in the ordinary course of his business at lumampas po dun sa ceiling na required po ng taxation sa batas, di ba, sa taxation law, yun po yung may bat. Okay, ma'am, Step Joy. Magkaiba po ba yung bat at capital gains tax? Yes po, magkaiba po. Okay? Ang capital gains tax sa private property, ang bat po dun sa ordinary selling of house and lot, kung property po yan, yun po, pagka more than sa ceiling. 2.5 million, yung I think yung bago sa train law, pero before yun, 3,199,200. Meaning pag ang binenta ay more than 2.5, may bat po yun. Pero sa private property, wala pong bat yun kasi private property. Capital gains tax. Okay po, ma'am. Ay, maganda palang i-video, no? Capital gains tax. Anong kaiba ng value added tax sa capital gains tax, no? Okay. At least may nagtatanong pala ngayon ng taxes, so at least meron tayong pwedeng i-discuss later on. Ito. Sunset, kung halimbawa po na kapag nag-CI si Pag-ibig at nagkataon na walan ako ng trabaho dahil nag-forgood sa Pinas na dating OFW, ma-approve po ba yung housing loan? Ay, pag nag-CI, ma'am, hindi po. Madi-decline po kayo pag wala po kayong trabaho. Yun po. Kaya po, bago i-forward yan, kailangan po na kumpleto kayo ng requirements at updated po kayo ng requirements bago po i-forward sa Pag-ibig. Pag pinorward po yan, tapos may trabaho kayo ngayon, tapos biglang umuwi po kayo, tapos hindi pa tapos ang CI, yun po ang magkakaproblema. Tapusin nyo po muna yung na-approve bago po kayo mag-forward. Yun po yung suggestion ko. Berna Bamba, thank you po. Okay, marami salamat, Miss Berna. Step Joy, thank you sir, laking tulong niyo sa amin. Ahente ka ba, Miss Step Joy? Ahente po ba kayo?
Mukhang meron kayong sinasaradong transaksyon na. Okay, meron pang isa dito. Bago tayo magtapos. Sir, good evening po. Regarding po sa pasalo, kapag po ba si Bayon na fully paid yung balance sa banko pagkakuha niya ng unit na pasalo, matatransfer na po ba agad sa kanya yung title mga ilang months po? Hindi, dadaan pa yan sa ano, BIR. Dadaan pa yan sa Registry of Deeds, ma'am. Pinuli paid niya yung balance niya, so bayad na siya. Okay? Pag, ang pag-transfer po, dadaan po yan sa Registry of Deeds. So, babayad pa kayo ng capital gains tax, documentary stamp tax, may mga pagdadaanan po pa po kayo. Safe na po doon, mga 3 to 6 months. 3 months, ganyan. Mabilis na po yan. Kaya lang, ang hindi lang natin sigurado dyan, yung sa banko, doon sa bagong, ano, ay doon sa old buyer. Yun lang hindi ko sure kung gaano katagal yun. Pero kung matagal na yan, tapos na-transfer na dati, yun, i-clear lang naman yan. Okay. Okay po, maraming salamat. And then si Mrs. Step Joy. Okay. Si Miss Lunida Ganda. Thank you, sir. Sasagot po. Si Miss Step Joy, new agent, sir. Actually, sub-agent lang po. Okay. So, 1.5 hour. Mag-1.5 hour po tayo. Almost 1.5 hour. Kung wala na pong katanungan, maraming salamat po sa inyo pong panahon, sa inyo pong pagsubaybay. Kung kayo po ay first time namanood ng aking live video, kindly like po ang ating video and kindly subscribe po sa ating pong YouTube channel at i-share nyo rin po sa iba na naghahanap po ng mga useful information sa real estate, sa business, sa sales, or even sa mga taxations later on, pwede po tayong mag-share. At yan lamang po, maraming salamat, magandang gabi po sa lahat at ingat po tayo. Dalangin ko po na tayo po ay umasenso, ang bawat isa po sa atin ay umasenso at ma-achieve po natin ang ating mga pangarap. Magkaroon po tayo ng magandang kalusugan at magandang relasyon sa ating pong pamilya, sa ating kapwa at sa ating Panginoon. So yan lamang po ang ating sharing. Muli po ito po si Ralph Roger Tagaw, isa pong certified public accountant, real estate broker, handling po more than 20 agents sa real estate at isa pong entrepreneur na nagsasabi po sa atin ng pinaka best investment na pwede po natin gawin sa ating mga sarili ay mag-invest po tayo sa continuous learning. I-develop po ang ating tamang mindset, i-improve po ang ating mga skills, magkaroon po tayo ng magandang attitude at self-confidence po sa sarili at higit po sa lahat ay pananampalataya sa ating poong may kapal. Yan po ang ating magiging sikreto sa ating tagumpay sa buhay. Magandang araw at God bless po sa ating lahat.